Hi guys, may hapon mag-vlog tayo. Today is Monday. Happy Monday everyone, guys. Yung mga nilaban ko dito, una kapangkit, yung mga panty na marriage, kaya yung mga empty na ano, mga shampoo, ganyan. Dito ba? Tsaka doon pa sa floor. Yan, nakakalat. Dito, ayan. Oh, yung mga ginagamit ko sa mukha, tsaka sa kalawasan natin, yung body wash, tsaka yung shampoo na ginagamit ko, Head and Shoulders, kasi meron tayong dandruff. Well, before, grabe yung dandruff ko, nawala siya since I use this yung Head and Shoulders. Ito yung maganda, yung eucalyptus. Pero yung isa, ano guys, okay siya, medyo ma-oily lang sa buhok, hindi siya eucalyptus like this. Pero okay na rin kasi wala akong dandruff since nagamit ako ng Head and Shoulders. Effective talaga sa akin yung Head and Shoulders. And guys, ano, itapon ko na ito, yung screen bag. Kasi nagdaya ko na isang screen bag doon na puti. Ito ba? Tapon natin ito yung mga empty bottles. Kasi nagdaya ko doon ng mga bago. Ito pa sa, ano, sa lagyan. So, very dusty lang yung tub. So, inoon ko lang yung, ano, yung cookie. Para ma, ano ba? Para mahugasan yung, ano, natin dito. Hindi namin ginagamit, no? Napamisa-misan lang. So, meron tayong mugo dito. Lutuin ko yan. Oh, luto na to. Luto ko kahapon. Parang half-cook yan. Kasi gusto ko magluto ng munggo sa tangho na may kalabasa tsaka alugbati. Yan pa, magsabaw tayo. Kasi yung lightly umulan. Ewan ko, ngayon maaraw. Pero kanang umaga, grabe yung ulan. Bagsak lang, guys. Hanggang, ano, mga lunchtime. Hapon na, guys. Hapon tayo nag-vlog kasi meron tayong ginagawa sa lapi. Busy naman tayo. Daming mga ganap. Tsaka balik ulit tayo sa panggabi. Nag-night. Graveyard na naman si Ana Marie. Ito yung mga, ano, dun, yung mga kalabasa. Ito ba na-slice ko ito ng isang araw, eh? Yan, ito. Yung kalabasa. Tsaka meron tayong sibuyas. Tsaka bawang. So, meron tayong alugbati dito. Sweet and mild peanut. Ito yung nalagay ko sa may tanghon. And ito yung kalabasa ni tita. Yan. So, ito lang yung mga ingredients natin. Nasize ko na yung chicken thigh. So, kailangan ito hugasan. And hugasan natin yung kalabasa. So, initin ko lang yung munggo. Do, naluto ko ito kahapon. Ito ba? Mga isang oras, guys. Kaya hindi ko pinuntinyo. Ang taga maluto ng munggo. So, lagyan ko ito ng tubig mamaya. And then, transfer ko yan dito sa malaking pot. Para malagyan ko na maraming tubig. Para more sabaw. So, I wanna make sure na hindi ito masunog. Kasi last time, guys, nasunog talaga yung munggo ko. Mga dalawang oras dito sa stove, guys. As in, black na black yung pot natin. Somehow, guys, nalinis ni Mr. yung pot na yun na sunog. Sunog yung munggo natin. Pero pag ako, guys, ano, tinapon ko din yung sabihin. Sarabi siya din. Bango ng manok. So, magpasabaw kita kasi bukas uulan. And mamayang gabi uulan naman. So, minsan, ano, nakalungkot din pag umulan. Doon na-miss ko yung Philippines pag umulan dito. Pero minsan, may mga days rin na parang, ano ba, parang malungkot. And yun nga, lately, busy tayo. Wala na akong time mag-edit ng mga vlogs o mag-vlog o mag-upload ng mga vlogs sa channel namin. Kasi yun nga, dami mga inisikaso, tsaka yung kapatid ko darating. Basta guys, ang dami mga ganap, ang dami nangyari, tsaka ang dami mga ganap na sometimes gusto ko lang mag-quit na mag-vlog. Basta ang dami kong inisip talaga na minsan na-stress ako, nalulungkot. Parang wala akong motivation, wala akong energy na mag-vlog. Basta may mga times talaga na parang gusto mo lang mag-quit na lang. Parang yan yung feeling. So, yan yung feeling ko for the past few days na ano, hindi ako makapag-upload ng mga vlogs. Ang daming mga pending vlogs. Basta lately lang talaga, ang dami ko iniisip. Tsaka yung box natin, yung balikbayan box. Ano kasi, nasa China pa rin, dun sa warehouse nila. Ano, di ba, na-mention ko sa vlog before, ano, by June, early of June, ano na yung mga box sa Philippines. Ano na guys, July na, pero wala pa rin yung mga box dun. Ano pa rin sa China, kasi nag-lockdown sila because of, yun nga, pandemic, yung mga bagong
ewan, diba, virus ganyan. So, hindi nila ma-share sa Philippines. Kasi yun nga, lockdown sila for siguro mga ilang buwan, ewan ko pa kung kaya nila i-send yung box natin. Siguro by Christmas na siguro, guys. Dapat sana sa birthday ni Mama nung June pa. Sinend namin yung mga box nung March, Feb or March. And then, sabi ni Kuya, ano daw, 3 months sa Iloilo. Eh, ano na, guys? Oh, March, April, May, June. June sana andun na yung mga box sa Iloilo. Pero wala, guys. Doon pa sa China, nakastock doon. So, ay, nako, parang, ewan ko ba? As long na okay yung mga box, alam yun na makarating sa Philippines, na ma-receive ng family ko by the end of this year, happy ako. Pero pag wala, parang, yung mga laman nun, alam mo yun, yung mga pinag-arapan ko, pinag-arapan namin ni Mister, yung mga ibang mga, ay, yung ibang mga dilata, sana hindi expired pa yung mga damit doon. So, yan yung mga, parang, kinoconcern ni Ana Marie. Masayang ba lahat yung mga ginastos namin, yung pinag-arapan pag hindi na-send sa pamilya ko sa probinsya. Na ando lang ba sa warehouse na nakastock. So, I'm praying na sana ma-send nila yung box by this year or by the end of this year. Sana lang, guys, by Christmas andun na yung mga box. Meron pa silang 5 months. So, isa yan sa mga pinuproblemahan ko, yung box natin, tsaka yung kapatid ko darating dito. Ewan ko kung saan ko ilagay yung kapatid ko. Though we have 4 bedrooms sa kwarto, alam yung master bedroom, makeup room, and then yung office ni Mister, and then yung dito. Kasi we can't share bed kasi yun nga nag-unite tayo. And then dapat doon sa ano sa office ni Mister kasi 'di ba bumalik siya sa work, and then again sabi ng boss niya mag-work ka sa bahay kasi yun nga yung pandemic, yung COVID sa workplace nila. Hello guys, yung kalabasan natin. Ewan ko anong nangyari sa kalabasa. Ito ba parang ang lambot niya. Hindi pa luto pero ang lambot niya, guys. Ewan ko anong nangyari sa kalabasa. Na-slice to ni Mr. isang araw. Siguro mga 2 days ago. Tapos nilagay sa my fridge. Ewan ko anong nangyari. Siguro eto ba hindi niya kinuha yung dito sa gitna. Yung na-slice ni Mr. na mga kalabasa. Parang naging ganito, guys. Siguro hindi niya ba kinuha yung eto ba sa gitna. So yung parang dunot-dunot pa. Yan, dunot yung kalabasa. Oh. Pero dito okay pa naman yan. Na-slice ko yung ano yung tirang kalabasa. So, eto na. Yan. Ito, fresh kalabasa. Kasi yung before, ay guys, parang panpus. Panis. So, eto na yung natirang kalabasa natin. Kasi, alam mo naman, ayaw natin magka-LBM. Then, yung munggo. Hindi pa kumukulo, guys. Pag kumulo na yan, then, lagay ko dito. Para malagay ko na yung mga, ano, yung mga baby spinach, tsaka yung tanghon. So, yun, guys, ano, parang, hindi tayo parang inspired o motivate na mag-vlog. Guys, yung para natin, loose-loose. Pero i-upload ko yung mga pending vlogs natin. Tsaka hopefully makairit ako ng mga vlogs. Kasi ang dami, guys, sa Lapi. Mga vlogs from last week. Hindi ko pa ma-edit-edit. Kasi yun nga, yung utak natin sobrang gulo lately. Na parang ang dami iniisip na hindi naman kailangan isipin yung mga bagay-bagay. Pero basta guys, yung utak ko minsan parang ang gulo. So, eto ako pag may iniisip pa, pag magulo yung utak ko, pag may mga piniproblemahan, kunwari doon sa Philippines o dito sa amin, parang nawala yung motivation ko mag-vlog o mag-edit ng mga vlogs. Wala guys. So, kailangan ko ano, ma-inspired, ma-motivate ulit na para ma-upload natin yung mga vlogs, ma-edit, then makapag-vlog ulit tayo, then alam niyo, parang tuloy-tuloy na kasi ay, pag may mga pinagdadaanan, may pinaproblemahan, wala guys, off tayo sa vlogging. So, pasensya pag wala tayong mga vlogs for weeks, that means meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na minsan kinikip natin, hindi natin sinishare kasi may mga bagay na hindi natin sinishare in public na kailangan isolbar o isolve in private. Kasi hindi naman lahat yung share ko sa vlog natin, yung mga problema ko sa buhay, o mga pinagdaanan kami ni Mister, o yung family ko. Hindi ko na sinishare sa mga vlogs. Keep that in private kasi hindi naman lahat ng mga bagay, di ba, ano, sinishare natin. Like, kung ano na yung gusto natin i-share sa mga vlog, yun lang yun. And pasensya pag hindi namin ma-share lahat sa mga vlog. Makaon yung takurik natin. And dalawang pack lang na noodles yung nilagay ko sa ano,
Kaso tanghon. Nilagyan ko ng magic syrup at saka ng patis. Para yung sabaw natin masarap. Ay guys, paubos na yung patis natin. Di ba last time bumili kami ng ano, isang bote na patis. Malagis maubos. Lalo na pag, ano, pag nagduto ako ng sabaw, guys, mahilig ako sa patis. So, ito na yung munggo sa tanghon ni Ana Marie. Try rin yung sabaw. Okay na ba? Guys, kulang sa patis. Parang may kulang. Patis sa atin. Guys, nakalimutan ko yung kamatis. Parang wala kami kamatis eh. Guys, nakalimutan ko talaga yung kamatis. Sabi ko parang may kulang. May kulang talaga sa lasa ng ano. Sabaw natin. Wala guys. Wala kaming kamatis. So, yan yung kulang. Kamatis. Ay, ano to? Masanas. Wala. Wala kaming kamatis. Pero okay naman yung lasa niya eh. Hindi nga alam. Parang may kulang talaga. Alam ko pag may kulang. So, I'm gonna have this yung spaghetti. Ganun pa natira. Oh, ito yung luto ni Mr. Kagabi. So, I'll eat this. And then, siguro mamaya yung ano, yung munggo. Oras sa mga, siguro mag half past 4. Yan, so, ito yung kainin ko. Night lunch. Yan, yung munggo. Yan, ito na yung munggo natin. Okay guys, mainit na yung spaghetti natin. Wala pa rin yung ilaw yung microwave. Lagyan ko lang yung cheese para masarap. Ito yung Italian bolognese pasta ni Mr. Sobrang sarap. Ito yung paborito ko. Tsaka Filipino spaghetti din. Gusto ko maraming cheese. Kaon. Very light lunch. Busy pa dun si Mr. sa work niya. Mamaya pa siya kakain. Oh guys, sobrang sarap pag maraming cheese yung spaghetti. Namiss ko yung Jollibee. Pero ito, the best din. Ay, akala ko namatay. Guys, I'm watching Flower of Evil. Korean. Ganda guys. Panoorin nyo. And I'm just clearing up dito sa kusina. Yan, guys, gawas ko ng mga plato. Yung mga karawagan, ganyan. Kasi ito, empty yung dishwasher natin. Close ko na to kasi yung ingay ng neighbor's natin. And, mamatay na yung, ano, yung battery. So, change ko yung battery ng camera. Guys, ganda ng story niya. Ganda ng music. Ang gwapo ng laki. Gwapo ng bida na laki. Chinito. And yung manlaban natin. Tapos na rin natupi na. Lagay ko na dun sa mga parador. Ito, yung mga quilt cover, tsaka yung mga sheets, blanket, tsaka ito yung mga pambahay, mga tuwalya. Kasi nagay ko dun. Yung kamisera, ano, lagay ko sa kwarto niya. So, linis tayo dito. Linis tayo ng kusina, ng stove, ng mga, ano, ng mga drawers, ng mga lagyan ng mga plato, kahit ito guys, fridge. Yan. Linis ko yung lahat. Mga doorknobs, dito. Yung mga microwave. Ito ba? Yan. Kasi diba, we always use it, and then ito, close open, so, yun guys, ito nilinis ko rin, dito, lahat, yan, yung mga handle, takore, dito, yan. So, malinis yung kusina, yan, malinis sa dito, and meron tayong mga package, yan, ito, kinuha ko lang sa labas, and guys, parang ulan, parang mabagsak talaga yung ulan, grabe yung galong. Siguro uulan in few minutes. Kabit lang ka dun, siguro uulan na dun. Yan yung halaman yung grass natin. And ito yung mga tuwalya, tsaka yung robe dito yan. Kaya natin dito. Yan, yung robe dun. Dito yung mga tuwalya. Yung mga, ano yung mga trapo. Well, yung mga details pala, tsaka mga pillowcases dyan. Dyan. Tsaka yung mga mats dyan, ilalim. So, lagay natin dito.
Nalaba na ito lahat. So, dito yung mga... Wala na magsak yung ulan. Mister, tapos sa work. What time is it now? So, may mga package tayo. Everyday may mga package. Survived. No sleep. Oh. Walang tulog. We're still sleeping. Like. You hate Mondays. Yeah, but this is bad. Yeah. Every like. It's your fault, kasi guys. Inom lang inom. Netflix pa weekend. What are these? You guys mga dilata. Beef goulash. Goulash. What is goulash? I always wanted to try it. What is it? Beef goulash, guys. Goulash. Beef. Or delata. Yung mga laman ng mga box, Mr. Delata, guys. Beggings. Yeah, it helps. Is that your... With the toilet. 1 month ration, guys. No, because the weekend. I have like one. And meron tayong surf. 5-in-1. I need this. Last year, like 1 week, right? 1 week, yes. Yung dalawa. Bumili si Mr. ng... Ano? Matubot ba? Saka mo, guys. Recommend ko to yung surf na tropical. Dumidikit talaga yung amoy niya sa mga damit. Sobrang bango tulad sa sin. Ito yung ginagamit ko. I'm gonna have a shower, pero kuha ko ng sheet mask na tea tree. Ito, guys. Ito, kami mga tea tree yan. Tea tree. Ano lang ba? Magdaga ko ng... Ito. I-squeeze ko lang yung squeeze mask. My real squeeze mask teacher. Yan, ito. Kasi meron yung mga breakouts dito. As you can see dito. Yun yung bay natin dito. Ano to is sa... Ano, sa jaw ko ba? Siguro sa teeth. Kasi when I grind my teeth, pag natutulog, yan guys. Ito yung epekto niya. Kaya minsan masakit yung dito ko. Yung tenga ko. Yan. Yung tenga ko minsan parang nabubungot. You gotta relax. Ha? They say stress, can you? Yes, stress. Yan, guys. Kasi stress tayo kay Mister. Yan. So, you don't stress over small things that your husband does. So, yan, guys. So, yung cause niya, bakit tayo nag-grind yung teeth, is stress, number one. Yan. Kahit yung vein natin dito, oh. Yan. Malabas. See, as you can see. Hopefully, it'll go away, but maybe not. So, yan, guys. So, mag-straight mask tayo tonight. Or maybe siguro yung ano lang ba. Yung liquid lang, lagay ko lang dito, oh, para hindi masayang yung shade mask. So then I can use the mask the next night. Lagay ko lang dito. So after that time, maligo, lagay ko ng shade mask. So, ay, salamat, makapag-relax din tayo. Yung time natin. Ayan. Ayan, para mainit pag tumasok sa dito. Okay, malisa rin dito. Kala ko ng ano. Ng pajama. Ay, ito guys, ito. Pinilabas ko na kanina. Ito ba? Ito yung binili ko sa My Valley Girl. Ganda ito guys, very soft. Ganda ng tela niya. So, manito tayo. And ito, close ko na yung vlog. So, tapos sa vlog natin for today. Ano, yun nga. Na yung mga pinagdaanan tayo na gusto lang gusto ko nag-wait mag-vlog. Pero, gago lang tayo. I-upload yung mga vlog na ando sa lati. And then, I'm gonna get more vlogs para more vlogs na ano ma-upload namin ni Mr. Thank you so much all. Thank you talaga from the bottom of our hearts sa mga sumusuporta sa amin hanggang ngayon. Thank you talaga. Thank you so much guys. And we'll see you guys sa mga next vlog. Good night everyone. Bye.